I still remember that night, prayer meeting namin yun as a church. And we were given a piece of paper, may binigay sa amin. And sabi ni Pastor, you write down one ultimate prayer request. Nung time na yun, sabi ko, Lord, ano nga susulat ko? Parang okay naman yung work ko, family, tuto aposto, okay naman. So sabi ko, Lord, ano pa bang kulang? Ano bang gusto mo pang iregalo? And then, God spoke to me, sabi niya, hindi ba, wouldn't it be so nice na in your ups and your downs, you have someone by your side, may kasama ka sa mga success mo, sa mga failures mo, sa ministry mo, may kasama ka, may kaagapay ka. And nung panahon na yon, I wrote down 3 simple letters dun sa piece of paper na yon. Sinulat ko ay partner in life. Nung kasing time na rin yon, mga ano bang taon yon, na dun yung parang gusto ko na rin na makakita din ng partner talaga. Kasi yung nagkakameron ako ng karelasyon noon na parang relasyon lang ng magiging kong girlfriend, tapos mamaya maghihiwalay din pala kayo. Kaya din yung time na yon ay nagsimula na rin ako manalangin sa Panginoon talaga na sabi ko, Lord, ako na gusto ko rin naman ng girlfriend. Ako yung medyo parang natanda na ako. Parang gusto ko na rin magkameron ng seryosong relasyon na. Kaya gabi-gabi, araw-araw, lagi ako nananalangin sa Panginoon na, Lord, kapag ako ay nagkameron ng isang girlfriend na makakaus na girlfriend na ibibigay nyo, ang gusto ko ay yung matutulungan ako na mas makilala kayo at mas magkameron ako ng mas mahalin pang relasyon sa inyo. Summer na, and mayroon kaming yearly na, may yearly kami na youth convention. Sa Padua, ako naman ay ilang taon na rin akong pumupunta doon. Lagi na akong pumunta, marami na rin akong kakilala doon, marami akong kaklose. Every year akong pumupunta, uma-attend since 2006. Pero parang wala sa isip ko na doon ko mamimit yung sagot ng Panginoon doon sa prayer kong yun. Tapos dun nga, mayroong isang babae doon na akong nakita na sabi ko ay, sino kaya yung babaeng yun? Lagi na lang na doon, nasa sulok na mag-isa, parang may sariling mundo. Napapansin-pansin ko na siya noon because he is so tall and so loud. Talagang manunotis mo siya dahil ang ingay-ingay niya. Inayaan ko lang, parang cute yun na, maganda yun na. Pero, parang may sariling mundo naman. Sino kaya yun? Hindi ako nagkalakas ng loob na tanungin siya kung sino siya, anong pangalan niya. Hindi ko rin itanong sa mga kaibigan ko doon. Hinayaan ko lang. Hanggang sa pauwi na kami, nasa train kami. Inad ko siya sa Facebook. Tapos lahat ata ng pinopost niya ay aking nilalike. Nilalike ko lang nilalike pero para lang mapansin siguro. Para mapansin din. Hindi ko siya kilala dahil ang pangalan niya sa Facebook ay Apo ni Isabel. So sabi ko, hindi ko to accept, hindi ko makilala to, sabi ko. And then hanggang sa may mga nag-friend request, nag-a-appear pa rin yung Apo ni Isabel. So sabi ko, na-curious ako, in-open ko yun. Nakita ko siya, ito yung maingay. Ito yung maingay na makulit, sabi ko. Siyempre, lagi ko na siyang nakakausap, lagi ko siyang nakaka-chat. Last mga pupunta nga ako dito sa Roma. Nandun yung nakita ko yung ipinapanalangin ko sa Panginoon na sabi ko, Lord, yung isang babae na makapartner ko sa paglilingkod sa inyo, nakita ko sa kanya yun. Nakita ko yung gaano yung kalaki ng puso niya sa paglilingkod sa Panginoon. Yung concern niya sa mga, dun niya lang sa mga hina sa ministry niya, sa mga, nakita ko yung talagang siya siyang role model sa mga kabataan. At yun yung isang bagay din na talaga nasabi ko na, Lord, ito na yung binibigay niyo, ito na yun.
Grabe. Sabi ko lang, yung kahit simpleng babae lang na makapartner ko sa buhay. Tapos, ang binigay niyo pa pala, may magiging pang isang pastora. Very genuine, very authentic siyang tao. What you see is what you get. Kung ano siya, yun yung ipapakita niya sa'yo. Hindi siya magyayabang, hindi siya magpapakitang tao. Kung ano siya, yun siya. Very normal, very authentic. Then, noong time na rin yun, kahit marami ding umaaligid sa kanya, ganyan din ganun. Kasi maganda, kaya may umaaligid. Siyempre, tuloy orang panalangin. Tapos dumating yung time na pag ganun, kung nasa kamay ko na pala siya. Yung sagot sa akin, panalangin ng mga Diyos na yung love story namin na kahit na hindi ito kagaya nung nakikita natin sa TV, na yung love story na hindi sa TV, pero ako'y naniniwala na ang direktor, ang nagawa ng script, ang producer ng relasyon namin ito ay ang Diyos. Kaya naniniwala ako na kahit ano ang aming pagdaanan ay ito'y aming malalampasan dahil kasama namin at ang nasa sentro ng relasyon namin ni Diyos. He is one of the biggest blessings na binigay ng Panginoon sa akin. He is the answer to my prayers. And I believe na ang Panginoon, He will continue to guide us throughout the way. And hindi ito magiging smooth sailing dahil marami kaming nakausap ng mga couples and sabi nga na hindi madali ang pag-aasawa. Alam namin na hindi madali, hindi magiging madali. Marami kaming pagdadaanan, but I know and we believe na dahil ang Panginoon ang sentro, He will be our guide. It will not be as smooth sailing as we hope it would be, but we know that the Lord will be our guide.